Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Special Assistant, Secretary Anton Lagdameo. Please, magsiit po tayo. Andito rin po at sila ang kalihim ng ngayon sa kasalukuyan ay marami talagang ginagawa dahil dumadaan po tayo sa krisis ng tagtuyot at kaya't inaasahan po natin ng tulong na galing sa Department of Agriculture. Nandito po Secretary Kiko Laurel. Ang laging ninyong nakikita kapag may kalamidad at kapag may nangangailangan ng tulong, ang kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, at ang siyang tumutulong na para maganda ang ugnayan ng national government at ang local government. Kung hindi po maganda ang koordinasyon at ugnayan at pagsasama ng national government at local government, hindi po namin magagawa itong mga programang ito. Pag-uusapan lang namin sa Maynila ito, hindi nyo mararamdaman. Kaya't napaka-importante ang kanyang ginagawang trabaho. Ang kalihim po ng DILG, Secretary Benhor Abalos. Ang namamahala at nagtitimon sa mga development dito sa buong isla ng Mindanao ay ang Mindanao Development Authority Secretary, Secretary Leo Magno. Ang ibang mga cabinet members na nandito ngayon at ang inyong First District Representative na hanggang ngayon ang tawag ko sa kayo, USEC, kasi ang tagal namin magkasama eh. Matagal ka, marami kaming ginagawa. Noong ako nga ay chairman noong public works sa Senado, madalas kami magkita. At lagi siyang pinupuntahan, ang tinatanong ko, dahil totoo ang sinasabi niya sa akin kung ano ba talaga ang lagay. Ang ating congressman ngayon, Congressman Momo. At sipag at napakasigasig na congressman ng 2nd District ng Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel. Ang 1st District Agusan del Sur, Representative Alfelito Baskog. 2nd District of Agusan del Sur, Representative Edibong Plaza. Surigao del Sur Governor Governor Alexander Pimentel. Agusan del Sur Provincial Governor Governor Santiago Cani Jr. Ang ating host dito sa ating programa ngayon ay ang Tandag City Mayor Mayor Roxanne Pimentel. At lahat ng aking kasamahan sa pamahalaan, all elected officials, my fellow workers in government, at ang pinaka mahalaga na nandito na bumisita at kasama natin ngayon, kayo po, mga beneficiary ng ating presidential assistant. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, talon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa lalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Niño. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur.
Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinangkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay ang mga sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang napagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan ninyo. Nagbabasa lamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Mamamahagi din po ang tigli 5 kilong bigas ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Meron ding inilaang mga farm machinery, equipment at credit assistance, pautang ang DA. Livelihood starter toolkits naman ang galing sa TESDA para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magpasanay sa ilalim ng TESDA. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayon naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Hindi lamang po ito, masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-imprastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Ang Kabadbaran Puting Bato Puting, ang Kabadbaran Puting Bato Lanusa Road ay halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na. Ang East-West Lateral Road naman na may kasamang dalawang tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% ng nakumpleto na. Nariyan din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa.
maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula nung Enero, noong nakaraang taon dito sa Caraga, sa ilalim ng mga programa ng DSWD. Kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi, at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 0.5 bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 scholar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Mayroong higit 100 health facility projects din. Meron din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan na nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo, sa ilalim ng Negosyo Center Program. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masidhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katubunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sasama-sama natin pagkilos at pagtutulungan. Tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog. Hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.